muna tayo dito sa ating sprayer. Para mamaya mag-spray tayo sa banyo kung paano mag-spray. Dapat pala may humulis tayo. Kung kulang po itong mixture na to, gawa ko niyo po kayo. Same process lang po. Madali lang po ito. Kung wala po kayong neem oil, pwede yung vegetable oil sa kitchen nyo. So, binabrasan ko yan. Dati, inisprayan ko na rin ng hydrogen peroxide yan, kaya tumubo na ganyan. Pero minsan, na sa every morning nag-ano ako, nag-check ako, may mga nakikita ako mga mealybugs, yung mga puti, nakala mo dumi lang yung pala insekto. So tingnan mo, ito yung ano niya. Yan, so kaya kailangan natin yung mixture na ginawa natin. Ayan, ito yung ano, patatas. Sprayan natin. Baka ano to, mamuga man lang. Ito, malapit na rin itong mamulaklak eh. Kaya, ano yun? Hello guys! This is tspn. Welcome back to our channel. In today's video, gagawa tayo ng natural insecticide, pesticide, and fungicide. So, ang mga kailangan lang po, ito pong nasa harap natin. Lalo na po itong neem oil, ito po kailangan natin. Natural po ito. Or kung wala po kayong neem oil, pwede na po yung vegetable oil na nasa kitchen nyo. And any kind of diswashing liquid. And warm water. Kailangan po ng warm para madissolve po yung itong ating oil. Madissolve lang ito and the sprayer bottle. So let's start! Ang kailangan lang natin ay 1 to 3 teaspoon. Dito po, teaspoon po ito. 1, 2, 3. Ito. 3 teaspoon ng neem oil or vegetable oil. Itong diswashing, 1 teaspoon lang po ang kailangan. Ayan. 1 teaspoon. Ito pong ano, neem oil ay hindi lang para sa halaman. Pwede rin po ito sa mga ano, alaga natin, aso na may mga kuko. Pwede po ito sinasama sa pwede pong isama sa sabon nila na pag pinapaliguan. Yan po, para maging maganda ang kanilang hair. So, takpan po natin to. Nawawala ang takip and shake. So, ito po yung, ito po, tatakpan po natin to. Para, iyan po ang itsura niya. Kailangan po natin i-mix hanggang mawala yung buo-buo yung residue ng oil. Kailangan humalo siya. Humalo siya dun sa dishwashing. Pag wala na, pwede na po ito. Shake, shake, shake. Oh, wala na. Pantay na ang kanya. Ito po ang instruction na ilalagay ko po dito. Ilalagay ko po sa description box ang instructions. Ito guys, ang gagamitin natin pang-spray sa ating mga halaman na may mga aphids, mealybugs, insekto yung magigita nyo sa mga halaman na nagiging cause ng natutuyo yung mga dahon na mamatay. So ito po yung pang-prevent. At pang-spray po natin 2 to 3 times a week. Early in the morning po ang pag-spray or in the afternoon po 4 p.m. onwards para po hindi ma-stress ang halaman. So, kung ito po ay wala pa namang insekto kayong nakikita,
pwede pong pang-prevent po ito once a week ang pag-i-spray. At hindi po ito pwede i-spray sa mga bagong tanim na halaman, ma-i-stress po sila. So, ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano ang pag-spray. Kailangan po i-spray ito sa pinaka-damon po na mayroong ano, yung direct sa insekto talaga. Doon po natin i-spray. So, samahan niyo ako guys kung paano i-spray. Ayan guys, yan, marami yan. Ito, binabrasan ko yan. Dati, inisprayan ko na rin ng hydrogen peroxide yan, kaya tumubo na ganyan. Pero minsan, na sa every morning, nag-check ako, may mga nakikita akong mga mealybugs, yung mga puti, nakala mo dumi lang yung pala insekto. So, tingnan mo, ito yung ano nyo. Yan, so kaya kailangan natin yung mixture na ginawa natin para dito. Sayang, ito po yung grapes. Binabrasan ko pa yan araw-araw. Para lang hindi sila, ano, mamatay. Ito yung iba, yung palaya ko na, ano na, tawag doon na lusaw na. Pero meron ba namang buhay? Ayan, sana maagapan natin. Ayan po. Pero sabi nung nandun sa, meron kasi dito nag-aalaman din, yun ang ginagamit niya. Yung oil at saka diswashing liquid, ini-spray lang siya every afternoon. So, kailangan natin guys, isprayan ito pag wala ng araw. 4 p.m. onwards, pwede. Ito rin yung aking patatas, tiyan mo. Muntik na rin to eh. Binrasan ko lang yan. Ito, hindi siya maka tumataba dahil ano, may mga nakaabang na ng mga insekto. So, isprayan natin yan. Patatas po yan. And yung lemon ko po, ayan o. Dami ng batik-batik. Pero naagapan ko nga yan. Ito siya yung bagong tubo. O, wala na. Yung mga ano, wala. Ayan. Pero meron na namang ano. Nagkakaroon na naman, so kaya kailangan natin yung ating ano, ginawang mixture ngayon. Yan guys, samahan nyo pa ako. Mamaya marami pa akong papakita sa inyo. Mag-i-spray tayo mamaya ngayon kasi medyo mainit pa. Mamaya tayo after 4 p.m. Ito pa, oh, tingnan mo ang aking parrot birds of paradise. May mga ano yan sa ilalim. Binabrasan ko yan sa umaga. Pero pag hindi ko, kumbaga, nakalimutan ko. Ayan, ayan. Ayan, ngayon, umaga hindi ako nakapag-brush. So, titignan natin, ha. Ayan, sa ilalim pa, nakatira yung mga yan, eh. Mga insekto. Mealybugs yata, ayan. Mealybugs ba tawag dyan? Ayan, Anong tawag dyan? Mealybugs. Ayan. At saka itong sili ko, hindi siya lumalaki. Nagiging nag-ano siya, kumukulubot, may mga uo din niya sa ilalim. Binabrush ko rin araw-araw. Ito po yung okra ko. Sana makapatubo na ako dahil meron na tayong pang buksa sa ating mga insekto. Ito ang kangkong ko. Ito lemon na maliit. Yan, sili. Yan, maliit lang ang space namin dito sa likod ko yan. Nasa paso. Pinapaso ko lang ang halaman ko. Ayan. Ayan ang kamatis. Tingnan mo to. Oh. May brown. Hindi ko alam ano ba ang problema na. Ayan. Wala pa. So, mamaya guys, mag-i-spray tayo. Samahan nyo ko. So, maglalagay na po tayo dito sa ating sprayer. Para mamaya mag-i-spray tayo. Samahan nyo ako kung paano mag-i-spray. Ayan. Dapat pala may hulis tayo. Kung kulang po itong mixture na to, gawa ulit po kayo. Same process lang po. Madali lang po ito. Kung wala po kayong neem oil, pwede yung vegetable oil sa kitchen nyo. Okay.
At hindi po ito pwedeng spray sa mga bago. Bagong tenant. Yan po. 3 hours later. Hello guys, start the time sa pag-i-spray. Subscribe sa aking channel and bago pa lang sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para ma-notify po kayo sa susunod po mga videos. Salamat po sa panonood niyo sa mga salamat po sa lahat ng aking subscribers na almost 5,300. Salamat po sa inyo sa lahat.